Anong sabi ng mga punyeta? Nagtatago raw. Yung mga silent supporter nila, eh ito, may lumantad kakampi nila. Ito, katuwaan lang to, ha. Walang pigunan Diyos sa mga tigakabila, ha. Sabi mo, nagtatago yung mga supporter nyo, ayaw mo nang lumantad. Bakit may isang lumantad? Eto. Katapat pa si Mayoran, naka-godpur siya. Konsyala pa ni Mayora, si Miley Atienza. Hindi, sabi kasi na dami rin nagtatago. Imelda Zaragoza, Ma'am Irene, yan. Erlinda Flores, mega love shoutout po, ah. Sabi nyo, nagtatago. Ito, tingnan nyo. Natandaan nyo, yung sumisigaw si Mayora. Wala nang babalik. Wala nang babalik. O, ayan, oh. Ayan yun mismo. Oh, si Miley Atienza, kapatid ni Vice Chi Atienza. Naka-godpurs. Huwag nyo sabihin sinungaling ako, ha? Ipinakita ko lang yung picture na nakita ko. Naka-godpurs eh. Narap-arapang binastos si Mayora. Alam ko, mahal mo yung kapatid mo, Ma'am Consuela Miley Atienza. Na hindi nakakaalam, kapatid po siya ni Chi Atienza. Kapatid po siya. Ha? Alam ko naman, na mahal mo yung kapatid mo. Siyempre nga naman, magkapatid kayo. Miley at Chi Atienza, magkaibang partido nga lang. Si Miley Atienza, si Consuela, na kay Mayora. At si Vice Chi Atienza, na kay Yorme Isko. Diba? So, magkalaban yung partido nila. O magkalaban yung parehas nilang tinatakbuhan. Pero wag naman ganun. Wag naman ganun, Ma'am Miley. O kung si Ayla Miley. Alam ko, mahal mo yung kapatid mo at maka-isko ka. Pero wag naman garapalan. Pinapakita mo, harap-harapan na. Kung si Ayla Miley, pambabastos yan. Kung gusto nyong mag-godpurs, sa backstage na lang. Bakit naman harapan? Alam nyo, nasa likod nyo si Mayora, naka-godburst ka. Hindi nga, totoo lang. Harap-harapan, naka-godburst ka, nasa likod mo si Mayora. Sabi ni Mark Bautista, inaantay ka na ng Your Miss Choice, pang number 6, reserve, sabi ni Mark Bautista. Malay natin. Sabi nga nila, ha? Mas blood is thicker than water. Pero meron pa ako, ha, speaking of blood is thicker than water, meron pa akong isang napansin. Diba, nung nakita nyo, eto ha, napansin ko lang, pag ang mayor o tumatakbong mayor, ha, napanood ko to eh, kasi lahat ng tumakbong congressman ni mayor, nung nag-file, pinuntahan niya. Diba? Nung nag-file si Amado Bagaching, sinuportahan ni Vice Chi Atienza at ni Mayor Isko. Tama? Tama, hindi? Nakita niyo yun, di ba? Tapos, nung tumakbo si Ernest Junicio, sila Joey Uy, o kung sino pa man, na congressman, nakapartido ni Isko Moreno, pinuntahan din nila. Tama ba ako? Nakita niyo sa picture, talagang nakasuporta si Isko sa mga congressman niya sa pagpapile ng COC nila. Sinuportahan talaga ni Yorme. Para makita niya yung suporta o yung pagiging matinong leader. Ngayon, eto, sa ipapakita ko sa inyo, nagtataka ako. Nagtataka lang ako. Siguro naman, kilala nyo to si Joel Chua. Lakihan natin, ha? Tasapaw ko na yung mukha ko para makita nyo. Ano sa pilingin nyo ang kulang? Ano sa tingin nyo ang kulang? Ako magtatanong lang, ha? Ano sa tingin nyo? Alin ang nawala? Isipin kong alin ang nawala? Isipin mabuti, isipin kong alin ang nawala? Ale, ba't kulay? Bakit kulay? Walang kulay! O, buti pa si Tol KTV, alam mo. Bakit wala si Yul Serbo? Pilit
kong hinahanap si Yul. Bakit hindi ko makita? Oh, bakit may nawawala? Ako nagtatanong lang ha, meron ba makakasagot? Ha? Ako nagtatanong lang ako. Eh, chismoso ko eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, totoo ba na blood is thicker than water? Ha? Kasi kung hindi totoo yung blood thicker than water, eto yung isa kong ebidensya. Oh, tanggalin natin to. Oh. Si Consiala Maili, kapatid ni Vice Chi Atienza, naka-God pose, ha? Habang nasa likod niya si Mayora. Oh. Ayan ha, eto yung sinasabi kong blood is thicker than water. Bakit naka-God pose si Maili Atienza? Eh, nasa likod niya lang si Mayora. Oh. Eh, syempre ka, kapatid. Siyempre, kapatid, tanggalin natin to. Balik tayo rito kay Joel Jua. Bakit wala si Yul Serbo? Nakarises ba? Nakarises ba? Ito ang patunay na Congressman Joel Jua, walang pakialam si Yul Serbo sa'yo. Kasi hodang magkapartido kayo, kapatid niya yung kalaban mo. Hindi natin masabi. Kasi nga, oh, eto ha, bigyan natin ng senaryo. Bigyan natin uli ng senaryo. Ha? Kung if ever na manalo ang buong Yormes Choice, lalo na Apple Nieto. Lalo na Apple Nieto. Ha? Tapos Matic Isko, panalo na yan eh. Di ba? Baka sakali pwede pang ma-arbor ni Apple yung kuya niya. Eh ganun din naman yung pinakita ko kay Miley Atienza. Baka sakali pwede niyang ma-arbor yung ate niya. So ending parang ang nangyari, iiwan din nila sa ere si Mayora. Bad naman yan. Ang hirap talaga pag may kapatid ka sa kabilang partido. Aminin man natin or hindi, ha? Alam ni, para sa akin ha, alam ni Yul Serbo na alanganin na siya sa laban. Napasubo na nga lang siya. Ngayon, manong ba naman tulungan niya yung nakababatang kapatid niya na makaupo para kahit papano pagbalik ni Isko, ligtas siya. Pwede rin ganun. Eh, Matic naman, Vice Mayor si Chi Atienza, Consiala si Miley Atienza, ayun, no? Pwede rin namang arborin yan si, ano, pwede rin namang arborin yan si Consiala Miley. Pwede lang din sabihin na, kapatid ko naman yan, boss, eh, o kapatid ko naman, Yorme, napilitan lang yan. Wala na lang talaga silang choice, kaya sumama sila sa kabila. Diba? Ganun yung mangyayari. At ang pag nagkataon, si Miley Atienza at si Yul Serbo nasa win-win situation. Bakit? Eh, nandun yung mga kapatid nila eh. Na kay Isko yung mga nakababatang kapatid ni Chi at ni Yul Serbo. Ligtas pa rin sila. Hindi pa rin sila talo. O eto, total nandyan naman tayo. Kahapon kung nandun kayo, ha, si dating Mayor Atienza o Lito Atienza sumama sa pag-file ni Isko nandun sa city, sa SM Manila. Bakit nandun si Lito Atienza? Ibig sabihin, ha, suporta siya sa grupo ni Isko. Dalawang Atienza ang nandun.
kita ng suporta, ha? Ang dating mayor ng Maynila na si Lito Atienza, madali na lang arborin yung isang anak niya na nasa kabilang pwesto o nasa kabilang partido. Kasi tingin ko napilitan na lang 'to, napasubo na lang 'to eh. Ako sa tingin ko lang, si Miley parang napasubo na lang. Totohanan tayo, ha? Oh. Ando diba, nakita ko, hindi ko na napansin si Ali Atienza, napansin ko na lang syempre yung pinakatatay kasi yun yung pinakapinuno eh. 'Di ba? Andun yung pinakapinuno na, yung pinakaugat na ng mga Atienza. Oh eh, syempre, kung nasa inyong ama, andun din matik yung mga anak. Lerox Akali, nag-file din si Chika na andun yung ama. Hindi mo masasabing yun lang ang dahilan. Mas pabor talaga siya kay Chi at kay Isko kumpara sa kabila. Hindi siya pumunta ron dahil kung hindi siya pabor kay Isko, hindi rin naman pupunta dun yan. Tita Nora Vitala! Yan, nag-alab siya rin. Tita, wala pa ako palipad, tita. Baka gusto magpalipad. Misyo, tita Nora. Tita Staria, tita Nora Vitala. Diba? Aminin na natin, oh, kayo na nagsabi, pati si Ali Atienza andun. Mas pabor sila sa grupo, ha, ng Aksyon. O mas pabor sila sa grupo ng Your Miss Choice. Yun yun eh. Huwag na po natin paikot-ikutin ang pangyayari. Hindi ko nakita si Mayora nung nag-file. May tao naman. Marami rin naman tao nung nag-file si Mayora. Kaya nga, sarado City Hall yata nun eh. Kasi nung nag-file si Mayora, mukhang sarado yung City Hall eh. Sarado ba? Sarado ba? Parang sarado yung City Hall nung nag-file si Mayora eh. Ay, Ma'am Annabel Margen, I still remember you from 2022. Kamusta po ah? Salamat at nanonood po uli kayo sa akin. Ayan, nag-a-love shoutout po sa inyo. Kasi, yun yung usap-usapan. Hindi nyo ba nabalitaan nyo nung nag-upload si Mayora? Parang ano, sarado City Hall. Eh, kahapon, may sumigaw dun kay Isko. Kasi sabi ni Isko kahapon, nakita pa doon nyo naman yung interview, di ba? Ang sabi ni Mayor, ni Isko, oy, KKB yan, ha? Kanya-kanyang baon yan, ha? Diba sinabi ni Isko yun? May nagtanong, oh, Yorme, wala bang empleyado dyan ng City Hall? Walang empleyado ng City Hall dyan! Organic yan!